Okay. Umpisa na, wala na tayong mga... Isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. October 27, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Palatuntunang Wanted sa Radyo Ang Kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Pasok ako na. Po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Idol, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Complainant now. It's 2-6 kasi kapag, di ba, pumapasok tayo 2-10, hindi natin nakapag, hindi, gumagawa kami kasi, mga kapatid, ngayon ng time management. Kasi napapansin ko, pagpapasok pa yung wanted sa radyo na jingle, matatapos yun 2-12, magbabanter kami ni Ninya, 2-15, complainant, 2-45, isa na lang napapasok namin, commercial, 3 o'clock. Complainant agad. From now on, wala na muna yung kanta, jingle, ano? Wala na muna mga yung mga plugging, pasok agad complainant. Ito yung gusto ko, ganito, para marami tayong ma-accomplish. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito ang gusto ko. Sawa na ako sa jingle, sawa na ako sa mga plugging. Uhaw na uhaw ako, gutom na gutom ako sa mga complainant. Ayan. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Magandang hapon po, sir. Si ma'am, kayo po si ma'am Erma. Opo. Kasama niyo po si... mga anak ko po. Wala pong minor sa kanila? Ito. Ops, yung minor, off cam, bawal po yan, mapapagalitan kami. Off cam ang minor. Doon lang sa tabi minor. Hindi, pwede yan sa tabi, wag lang ipakita sa camera. Paupoy mo lang yung minor dyan. Hindi siya makita. Yes. Okay. So, ma'am Irma, ano may paglilingkod po namin sa inyo? Eh, kasi po yung ano, asawa ko namatay na, sir. Tapos, okay, hindi kami nakapagpunta sa libing kasi yung kabit niya yung nag-aasikaso. Tapos, gusto ko sanang magpunta dito. Pero, yung mga kapatid kasi ng, yung auntie ng asawa ko, sabi, wala daw akong ticket. Yung anak lang daw mayroon. Walang ano po? Walang ticket. Kinuhaan sila ng ticket. Eh. Sila lang gusto kami lang. Kami daw ang priority kasi. Opo. Para saan po yung ticket? Para makilibing yung para mga bata. Para makapunta dito. Oo. Taga Mindanao tapos, po kasi kami. Ah, galing po kayo ng Mindanao? Oo, Mindanao pa kami. Okay. Tapos gusto ko sana, kasi asawa ko yun eh. Okay. Para masikaso ko yan kahit sa... Yung asawa niyo po nalibing na? Oo, nalibing na po. So ano pong gusto niyo mangyari? Makakuha ng... Yung death certificate kasi nandun sa pangalawang asawa niya. Gusto namin kahit... Yun lang ibinigay niya eh. Ibigay niya kasi... Okay, kayo po ay si Irma Grasuta po. Kasal po kay Stanley Grasuta? Opo. Ito pong si Lorna Grasuta, ito po yung pangalawa? Pangalawa po. Grasuta rin apelido? Eh, kasi pinakasalan niya eh. Wala pa yung sinuman noon. Napakasalan. Hindi pa ho kayo anal? Ay, hindi pa po. Ng mister? Hindi pa pinakasalan po. Niya ito si Lorna? Opo. Eh, null and void po yung kasal kay Lorna? Oo, alam ko po. Pero siya, no, mamayabang. Parang siya talaga yung asawa. Tumawa ka kay sa attorney, ano? Bilisan nyo. Alam ko, null and void itong kasal ni Lorna. Oo po. Kasi naitanong kahit na hindi ko ako abogado, pero... Naitanong ko na yan, diba? Sa abogado po, sir. In a practical sense, hindi pa kayo anal, on ibig sabihin, legal pa rin kayo sa mata ng batas dahil wala pang annulment, wala namang divorce dito. So, nagpakasal to si Mister kay Ma'am Lorna. Invalid yung kasal. Opo. Nitong sa pangalawa. Oo. Tawagin siya ito ni Paul Castillo. Ma'am Lorna Grasuta, magandang hapon po, second wife. Magandang hapon, sir. So, ma'am, kasal pa pala itong si Ma'am Irma kay Sir Stanley, hindi pa annulled yung kanilang kasal, at kayo po'y ikinasal kay Stanley. Yes, sir. Kaya dinadala nyo ngayon yung apelidong Grasuta. Hindi ko alam, sir. At alam nyo ba yung inyong kasal kay Stanley ay magiging null and void? Yes, sir. Dahil nalaman ko 2 years after. Exactly. So, yeah, ina-admit niyo po na null and void po yung kasal niyo ni Stanley. Yes, sir. Okay. Kung ganun, ibig sabihin, wala kayong karapatan sa lahat ng mga ari-arian, sa lahat ng mga papeles nitong si Stanley. Okay, sir. Pero therefore, yung pong ganyang death certificate at lahat mga dokumentong hawak mo from Stanley, concerning Stanley, kailangan po agad-agad may turnover niyo kay Irma, otherwise kayo po'y madidemanda. Kapag po ako'y nakalabas ng hospital, hintayin po ako. Nandito po ako sa hospital. Dito po yan, sir. Okay, nasa hospital po kayo, madam.
I'm sorry to hear that. Bakit po kayo nasa ospital? Para malaman lang po ng complainant namin. Ay, ang sabi po nila ay due to depression. Pero ang sabi niyan, ang sabi ni Ma'am Irma, ay dinadaan ko lang daw sa depression. My goodness, sir. Sino kaya ang taong gustong ma-ospital ng ganito? Okay. Sige, gusto mo makausap, Ma'am Irma? Usap kayo ni Ma'am Lorna. Eh, kung depressed ka, bakit yung, nung namatay yung asawa ko, normal ka naman hanggang sa pangalawang araw. I-claim mo pa ngayon lahat ng mga dokumento sa ano, sa death certificate. Paano yan? Ano? Bigla ka na lang pag... Makinig ka sa akin, ha? Makinig ka sa akin. Makinig ka. Makinig ka para maintindihan mo ako, ha, Irma? Alam kong ikaw yan. Alam kong ikaw, makinig ka sa akin, ha, para maintindihan mo ako. Dahil kung sasabayan mo ako, hindi mo ako maintindihan, lalo lang tayo magkagulo. Ang death certificate, para malaman mo, ay siyang unang hinihingi para maiayos ang libingan ng asawa mo. Oh, alam mo ka naman yan. Oh, alam ko. Oh, alam mo pala eh. Oh, ngayon, sige, tapos mo. Nagpakita ka ba nung mga panahon na dadalawa na lang kami sa ospital? Nagpakita ba kayo agad-agad? Naghintay lang kayo ng pera para makabili ng ticket papunta dito? Ay, kung naisip hindi mo yun, Irma, sana'y binigyan mo ng pagkakataon, makausap niya ang mga anak mo, mga anak ninyo na kinaklaim mo. Sana binigyan mo ng pagkakataon, makausap nila habang siya'y nakakapagsalita pa. Habang siya'y nakakadinig pa, my goodness. Nung siya'y inaayos na ang bibingan, gusto sa Mindanao. Sino ang gustong dadal? Napakabait ng asawa mo. Alam ko, mabait yun. Napakabait ng asawa mo. Alam ko kaya nga. Ayokong mapunta siya sa Mindanao. Kaya binilhan ko siya. Hindi niya pera ang pinambili ko. Dahil hindi ko alam kung saan niya dinala ang mga pera niya. Irma, ginalit niya ako. Inihanda niya ako sa ganitong pagkakataon. Kaya hindi na ako natatakot, pumarap. Dahil matagal ko nang hinintay ito. Alam mo ba na ang kamatayan ng asawa mo ang pinakamatayang nangyari sa buhay ko? Ma'am, bakit yun nasabi yun? Mukhang hindi ata maganda pakinggan yun, ha? May ano ka dyan eh. Ay, sir. Kasi, sir, 16 years naging malungkot kaming magkasama, sir. 16 years na kunwari lang ang pakikita namin sa tao na kami ay masaya. Pero pagkatapos niyan, sir, umiiyak kaming dalawa. Dahil nga sa katotohanan, siya ay kasal kay Irma. Pero ma'am, unfair naman po yun magsalita kayo na kayo po inagdusa sa feeling nitong si Stanley. Patay na po ito si Stanley. Hindi niya maidepensa ang sarili niya. Wag, don't say that. Sir. He's dead. Sir. Right? Sir. You don't have the right. Ma'am, so sorry. You don't have the right to say that because the dead cannot speak anymore. Now, ma'am, pag-usapan natin dito sa kasal. Pero ma'am, may hawak ang papeles na kayo po yung nagpakasal ni Stanley? Meron po. Saan po kayo nagpakasal, ma'am? Sa mayor po. Okay. Null and void yan. At least, inadmit nyo na. Okay, so, matanong ko lang, excuse me. Ma'am Irma, noong mga panahon na naghihingalo si Stanley, sabi nga ni Ma'am Lorna, nasaan ka? Ba't hindi mo pinaglaban at hindi ka pumunta kay Stanley para tabihan siya at damayan siya dun sa kanyang karamdaman? Kasi po, sir, nung nag-usap na kami ni Stanley nung hindi pa siya nakasakit, sabi, hayaan mo na daw, hindi na daw kami, ang mga bata na lang daw ang anuhin namin. Wala na kami pakialam daw sa isa't isa. Kaya yun, sige, yun ang gusto mo, sige, pagbigyan kita. Tapos, sabi niya, ang kailangan natin yung mga kinabukasan ng mga anak natin. Huwag na natin anong... Pero alam niyo all the while na itong si Stanley, matagal na pala nagkikisama kay Lorna. Opo. Pero hindi lang kayo umi-make. Hindi. Umi-make ako dati. Sabi ko pa nga, nung minsan naka-uwi siya, maliit pa itong pangalawang anak ko, sabi ko, ano ba talaga ang ano gusto mo, desisyon mo? Kung babalik ka sa amin, tatanggapin kita. Sabi niya, mag-move on ka na lang. Doon, umiyak na ako, umasok ko sa kwarto, tapos sinundan niya ako. Sabi niya, sorry. O sige, tatanggapin ko, sorry mo. Yun ka, masaya eh, doon ka, sabi ko. Pero alam mo naman sa huli, ako pa rin yung asawa mo. Sinabihan ko yan talaga siya, sir. So in fairness naman po kay Miss Lorna, siya po yung nagpuno doon sa mga panahon na malungkot at may karamdaman itong si Stanley, siya nag-alaga. Opo, sir. Na hindi niyo po nagawa yun, nagampanan. Kasi hinihintay ko naman yun kung umuwi siya, itanggapin ko kahit may sakit siya. Yun. Ang kagandahan nito, Ma'am Irma, ina-admit ni Ma'am Lorna na null and void yung kanilang kasal ni Stanley. Opo. So nasa ospital lang siya ngayon. Paglabas niya ng ospital, ibibigay niya lahat ng mga papeles na hinihingi mo. Tama bang pagkakaintindi ko, Ms. Lorna? Sana, sir. Opo. Right. So kailan po yan? Kailan niya makukuha ng mga papeles, Ms. Lorna? Hindi ko po alam, papeles, sir, kung hanggang kailan ako makakalabas. Doktor lang po ang nakakaalam.
Anong ospital po kayo? Kung masasabi niyo ba off-air? Itanong. Okay. Pwede niyo po akong puntahan ngayon. Okay, sige. Off-air po natin gagawin yan. Huwag po natin sabihin on-air kung saan ospital kayo. Now, meron ka mga katanungan, Ms. Irma? Kasi, sir, nagpunta ako sa agency. Sabi kasi kailangan yung mga, yung sa Amosop, sir. Yung, para saan nyo po gagamitin yung sa Amosop? Parang, death certificate sa mga insurance. Okay. Ako kasi yung nakalagay ng mga spouse, akong spouse doon. Tapos yung anak niyang isa, yung anak ng ni Lorna, nakalagay din yun doon sa ano, beneficiary. Ah, kasi may anak nga sila kahit na hindi sila kasal. Oo. Okay, I know for a fact na kahit hindi kasal, pag alam minor, meron ding matatanggap benefits yung anak kay Lorna. Opo. Especially kung minor yan. Opo. At equal din yan ho, yung benefits na matatanggap sa mga anak ka original. Yes, sir. Yan pong sinasabi ko. Hati yan eh. Alam ko, 50-50 yan. Yan pong sinasabi ko, sir. Opo. Pati ba yun sa mga ano, sir? Ari-arian. May ari-arian kasi, sir eh. Yung pagdating mo dyan sa mga ari-arian, that we have to consult to a lawyer. Opo, salamat. Hindi na ako abogado dyan. Hindi ko na, opo, hindi ko na saklaw ho yan. But anyway, doon po sa anak ni Lorna at sa anak ninyo, pareho yung opo, benefits ko matatanggap ng ano, opo, magkabilang panig. So ngayon, dahil kayo po ang legal wife, kayo ang may karapatan sa mga papeles. Pero pagdating ho sa mga birth certificate ng mga anak ni Lorna at saka ni Stanley, wala kang pakialam doon. Isa lang naman anak na. Opo. Ang pakialam nyo lang po, doon po sa death certificate po. Death certificate ng inyong mister. Oo. Na ibibigay naman daw ni Lorna. So wala na problema dyan. So Miss Lorna, yes, sir. Ibibigay yun pala ninyo, so wala tayong problema. Yes, sir. Tama? Kasi po, wala ako sa bahay nung nagpunta okay sila. Okay. Okay na. Ma'am, last word. Sana tutuparin mo yun, sir. Magkabati kayo. Ay, ma'am Lorna, sana tutuparin mo yun, ha? Ibigay yun lang naman yung inano ko, eh. Kahit yung alam ko naman yung asawa ko mayroon pang pera na natira sa bangko. Nataan. Ay, alam ko na yun. Nag-ano ka kayo, yung nag-drama ka pa doon sa libingan. Sabi mo, nandito na sa akin ang susi. Ako nang, ano, inano ko na. Yung susi na nandito sa dibdib meron ko. Na ka, ano, mayroon yung susi kahit na nandito sa dibdib ko, makita mo, nandun ka pala? Nandun ka pala hindi, noon? May nagsabi sa akin. O sige, ang susi ay nandito sa aking dibdib. Ibinigay niya noong birthday ko last year. Susi po yon na kwintas, sir. Susi po. Okay. Ano po, susi? Para saan po yung susi na yon? Susi daw ng puso ko at puso niya. Nasa akin. Okay. Akala ko susi ng vault. Susi sa puso. Okay. Well, kaya ayoko nga na makialam po, gusto ko rin kayong makita, ayoko sir. Ayoko na takakin yung mga susi-susi sir, sa puso. Tulfo? Yeah, ma'am. Tulfo? Oh, yes, ma'am. Gusto ko rin sana kayong makita, eh. Sige po. One of these days po, pag meron kayong time, punta ko kayo rito, ma'am. Pagbatiin ko kayong dalawa ni Ma'am Lorna. Ay, ni Ma'am Irma. Sige, okay, Ma'am Lorna, salamat yes, po sa pagtanggap na aming tawag. Okay, sir. No problem. At good luck po sa inyo, Ma'am Lorna. Magandang hapon po, madam. Thank you, sir. Thank you so much. Opo, thank you so much. All right. Sige pa. Ma'am, off-air. Kailan kaya, sir? Umuwi ka kasi. Kaya nga po, ma'am, ganito. Ngayon pa mismo. Tatanungin po natin kung saan yung hospital siya na para naman kahit papaano mapabilis po yung healing process, if you will. Sandali lang po. Ito pong, patapos mo muna ako, iha. Kasi merong nang namumuong alitan sa inyo. Mas maganda ho, takalimutan natin yung mga problema ng nakaraan. Patay naman na itong si Mister. Move on na lang, magkabati na lang kayo para doon sa papeles at sa alaala naman ng Mister, ng nag-iisang lalaki sa buhay niyong dalawa. Okay? Which is very important. Ang very important dito ay yung mga papeles na kailangan ninyo para makaklaim sa insurance. Diba? At doon sa tiyan, wala ko kayo magagawa, ma'am. Talaga yung anak ni Lorna, meron talaga makuha dapat doon. Sa mga bata, meron din po. Yeah, yes, of course. Kaya nga po, ang pinakamaganda nito, kukuha ko kayo ng abogado. I-abogado nyo po ito para legal lahat. Especially kung may mga natitira pang mga ari-arian. Meron nga, sir. Abogado ang kailangan dyan. Okay? Sige, may gustong sabihin yung anak, ma'am, si Mishina. Sige. Mga 6:10, sabi niya, umuwi na lang kami ng Mindanao kasi sayang yung ticket. Siya na lang daw bahala sa mga papeles. Para sa akin, parang kinuna niya ng karapatan si Mama. Kasi siya naman yung legal, eh. Huwag mong paniwalaan yung mga sabi-sabi. Okay? Sabi lang yon. Kasi gusto kasi... Yung sabi na yun, pwede mong paniwalaan yun, pwede mong hindi paniwalaan. So kung akong tatanungin mo, huwag mong paniwalaan yon. Kasi hindi naman definite yun. Hindi naman, kumbaga, kapag sinabi niyan, you have to do it otherwise,
ikaw ay makakasuhan o wala kang makukuha na benepisyo mo. Share mo from your father. So don't worry about that. Okay? Ang importante, nandito kayo ngayon. Ang gusto kong mangyari, itong si nanay mo, si Nanay Irma, at saka yung si Lorna, mag-usap-usap ng mahinahon. Una, tungkol dun sa papeles. Pangalawa, tungkol dun sa hatian dun sa property. Kung mayroon mga natitirang property, through a lawyer. Meron po kaming i-recommend ng lawyer sa inyo. Or kung wala, kayo maghanap ng lawyer about tungkol dyan. Okay? Opo, sir. Salamat sige po, sir. Punta ako sa kabilang booth. Pag-usapin ko ulit kay Lorna kung saan ospital. Pwede ninyong dalawin o kasama ko kami para makuha natin yung papeles. Opo. From her. Okay naman palang kausap to, in fairness. Oh. Okay, ma'am? Opo, sir. Sige, maganda salamat hapon po sa inyo. Sir. Thank you po. Thank you. Tara! Wonder! Okay, at isa pang kaso, siguro yes. Fredo Gadiani Jr., papasukin na natin. Mm-hmm. Para okay. Humingi ng tulong, ito naman para makuha yung kanyang mga anak mula po sa kuya ng kanyang asawa. Ito ba yung nasa Canada kasi? Okay. Oo, sige. Si Mrs. Iba ito. Okay. Okay. Mr. Gadiani Jr., maganahapon po ang kanyang miss sa isang OFW. Okay. Opo, at sir. Si Mrs. po ay nasaan? Sa Kuwait, sir. Ilan taon po yung anak na gusto niyo makuha? Nagdadalawang taon na tsaka mag-anim na. Dalawang taon na nung September 10. Okay, 2 years old, in short. Tsaka yung 6. Alright, nasaan po ngayon yung bata? Nasa kapatid niya, sir. Sa kapatid, sa kuya. Oh. Since wala po si nanay dito, oh. In the absence of the mother, ang meron pong rightful custody sa minor ay yung father. Opo, sir. Na kayo po yun. So, ano pong problema? Bakit hindi nyo makuha sir, kay Jan? Sabi nila ni sabi Apaw, ng ano, sa, sabi ng asawa ko, nasa maganda daw ang pangangalaga. Di nung nagkasakit yung anak ko, bali pinainom lang ng ano, bali tablitas by UGSIC. Din okay. Din kinuha ko yung anak ko, pagkuha ko ng anak ko may lagnat, pinahilot ko dun sa manghihilot namin, din pagkatapos binilang ko lang ng gamot. De, napapalayo tayo, sir. Wala po si nanay. Oh. Si tatay nandito ikaw. Oh. At yung anak nyo po ay 2 years old at gusto nyo pong makuha at 6, karapatan nyo po yon. So dapat mapunta sa inyo. Yun lang yung istorya doon eh. Napapahaba pa tayo. Mr. Aikel Ardiza, DSWD, Davao, Cebu. Maganda hapon po, Mr. Ardiza. Po. Sir? Sir? Hello? Sir, mayang hapon, Sir Ardiza. Mayang hapon, sir. Opo. Sir, ito pong si Mr. Gadiani, andito sa aming studio ngayon. Yung kanya pong misis ay OFW na sa ibang bansa. Opo. Now, gusto niya pong makuha ang kanyang mga anak sa kanyang bayaw. Since wala po dito yung kanyang nanay, alam ko po yan, nasa batas po natin yan, meron siyang karapatan sa kanyang mga anak. Yes, sir. Dahil siya talaga ang immediate next of kin, di po ba? Yes, sir. So sa tulong po ninyo, kukunin po ng ni Mr. Godofredo yung mga bata. Now, kung halimbawa umuwi na yung sinanay dito sa Pilipinas at gusto niya bawiin yung bata below 7 years old, that's a different story. Of course, mapupunta sa nanay ulit. Tama ho ba? Yes, sir. Very good. Sige, sandila mo, sir. Ha? Mr. John Apaw. Mayong hapon, Mr. John. Rubian? John? Hello? Kinsa man eh? Oh, asawa. Asawa ni John. Oo. Marunong ka mag-Tagalog o dili? Bisaya lang, good. Bakit po? Oo. Kukunin na ng DSWD ang mga anak ni Godofredo din ha sa inyo. Sa Lunes. Nasabot ka? Nakasabot ka? Oo. Bakit dyan sa Manila? Dili, muadto din na si Godofredo para kuhaw ng iyang duha ka anak. Oo, tapos? Kukuhaw lang. Okay na. Sir, kasi sir, ganito. Nag-aaral pang... Okay lang. Sir, no problem. Nag-aaral pang isa. Okay lang. No problem. Oo. Okay, good. Salamat, ha? Salamat. Okay, Sir Aikol. Hello. Salamat, Sir Ardiza. Hello, ma'am. Hello, sir. Sige po. Mr. Ardiza? Hello, sir. May gusto kayong sabihin? Yes, sir.
Ano po ito, sir? Live po ba ito? Live po ito, sir, sa radio. Ano pong problema, sir, kung live tayo? Wala lang. Kailangan po kasi kaming mahingi ng permiso bago kami pagkabigay ng mga testamento. Kasi nga, may mga bagay po kasi kaming pinag-aaralan pa. Meron kaming mga tinitingnan pa bago kami makasagot niyan. Hindi po kasi bagay na kung saan padalos-dalos namin yan. Sir naman, wag mo naman akong gawing ignorante. Matagal ko nang ginagawa to. Hindi ka pa siguro nagtatrabaho sa gobyerno. Ako po'y nasa public service na at ginagawa ko po'y ganitong klaseng mga trabaho. Sir, simple lang sir. Batas lang pong susundin natin. Wag na po yung kung anong sinasabi po ng mga superior mo. Okay, wala si nanay. Alright? Nasa ibang bansa. Andito si tatay. At yung bata, gusto niya pong makuha. Alright? Dahil karapatan niya bilang tatay. Okay, siya po yung next of kin. Gusto niya kunin doon sa kanyang bayaw. Now, kapag nandito na po si nanay at gusto mabawi ulit ni nanay yung bata at below 7 years old, that's a different story. Sabi ko kanina, mapupunta ulit yung bata sa nanay. For the meantime, habang wala si nanay, malayo, di ba? Si tatay dapat ang may karapatan. Kahit nasaan pa tayo pumunta na batas, sisilipin mo, yun talaga. Maliban na lang kung itong si tatay ay may bisyo, si tatay ay walang kakayahan mag-alaga ng bata. Okay, sir? Okay, sir. Thank you. Salamat, sir. Sige, sir. Sir, huwag mo nang dagdagan pa. Nakikinig, lalong maging komplikado. Punta ka sa kabilang booth, makukuha mo yung anak mo. Okay, salamat, sir. Less talk, less mistake. Okay, sir. Okay, sir? Salamat, thank you. Salamat, ayos na yan. News break na tayo. Di nakadalong kaso tayo. Ayun. Sige. News break na. Alright. At hanap mo ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, may goreng ng Indomie siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At mga kapatid, ang Organic Azay Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azay Berry, all natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Azay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:28 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy
lang ang laban dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 1380, Series of 2016. Ang aksyon, news update ay hatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule, buy one, take one promo. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot-kayang halagang 15 pesos SRP per capsule per DOH, FDA, CFRR Permit Number 1380, Series of 2016. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras, 2:31 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Umarangkada na ang cemetery cleaning operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa All Saints Day sa November 1. Magtatalaga ang MMDA ng nasa 2,886 na tauhan para sa Oplan Undas mula October 27 hanggang November 2. Sinabi ni MMDA Chairman Danilo Lim na ipatutupad niya ang no day off, no absent policy sa MMDA personnel sa loob ng 6 na araw na paggunita sa Undas. Maglalagay rin anya ang MMDA ng public assistance centers at ambulansya sa mga sementeryo tulad ng Manila North Cemetery, South Cemetery, Loyola Memorial Park sa Marikina City at sa San Juan Public Cemetery. Philippine Standard Time, 2:32 ng hapon. At yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San Juan kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule, buy one, take one promo. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot-kayang halagang 15 pesos SRP per capsule per DOH, FDA, CFRR Permit Number 1380, Series of 2016. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 2:33 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayo mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Hi, Mateo Grichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple,
lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay, kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robust Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Per DOH, FDA, CFRR permit number 1380, series of 2016. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil at ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liiti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog. At may bisita tayo si Ma'am Rosana, astrologo si nanay, at saka itong si Joyce, astrologo, at nais po nilang makausap ang pamilya ng asawa ng kanilang anak na babae na isang OFW sa Canada dahil sa sila po ay pinagbawalan na makipag-usap sa mga anak. Magandang hapon po, nanay. Magandang hapon Rosana, din po. Kasama niyo pong anak niyo, si Miss Joyce. Po. At ang anak niyo po ay si Alvin. Si Grace, astrologo. Ah, si Grace po ang anak nyo? Opo. Okay, pinagbabawalan kayo ng asawa ni Grace na si Alvin na makausap yung anak nyo na si Grace? Yung mga apo yung po. Pong mga apo ko po. Binabawalan po nung ama na makausap po itong nanay. Nung po kasing May po. Ah, ma'am, nalilito po ako. Ito pong si Grace, anak nyo. Opo. Nasa Canada po siya ngayon. Opo. Okay. At may anak po si Grace na mga apo nyo nanay. Opo. At ayaw pong ipakiusap sa inyo ng anak nyo ang kanyang mga apo. Hindi po. Hindi po. Yung pong ama po nung mga apo ko, yung pong ayaw po niyang ipakiusap yung ano, sa asawa niya, yung anak ko po, yung mga anak niya. Binabawalan po niya. Di bali po naputol yung komunikasyon po ng mga anak ng ate ko o gawa po ng asawa niya. So ayaw po ipakiusap sa inyo yung mga anak, yung mga bata? Opo. At saka sa nanay po nila. Eto na po, si nanay, si Ma'am Grace. Gusto mo makausap? Magandang hapon po, Miss Grace, Astrologo National, all the way from Canada. Magandang hapon, ma'am. Magandang po araw po. Ma'am, andito po yung mother niyo at gusto na po kayo makausap? Pwede ho ba? Opo. Sige. Po kasi po. Sige, ma'am, usap kayo. Nay. Yung nanay ko po. Sige, usap kayo. Nay. Opo, kasi po. Nay, sandali lang po. Nay, kausapin niyo na. Grace, nandito na kami. Opo. Na. Mama, salamat po, mama. Ay, na namin yung... Ay, ito po yung nangyari. Yung kasi pong asawa ko, bali po nag-desisyon na po maghiwalay. Alam na po namin sa isang hiwalay po. Pero yung mga anak po, dahil karapatan po niya, na nasa kanya yung mga bata. Kaya po magpo ko, nasa kanya yung mga bata. Wala namang problema sa akin yun. Alam ko po na alagaan niya yung mga anak ko mabuti. Ang sa akin lang po kasi, nung umuwi po ako ng Pilipinas, sa mga bata po mismo nang galing, na pag bumalik daw po ako sa Canada, hindi na daw po nila ako kakausapin. Yung po ang sabi ng ama nila. Ngayon po, yung mga bata nagsusumbong din po sa akin, hindi daw po sila makapagsabi sa akin
kung ano nangyayari sa kanila. Halimbawa, pupunta pinalo, o kaya po pinagalitan sila ng ama, hindi nila magsasabi sa akin. Kasi pagka sinabi nila sa akin at sinabihan ko yung ama naman nila ang gagawin, pagagalitan sila. Okay, so, ma'am, si Nanay, ikaw naman magsalita. Anong gusto mong sabihin kay Grace? Grace. Ayusin mo sarili mo diyan. Huwag kang lakasan may loob mo diyan. Basta nandito naman kami. Walang problema na, walang problema hindi nalulutas anak. Ayusin mo sarili mo diyan. Malulutas lahat yung problema na yan. Makakausap mo rin yung mga anak mong yan. Ayusin. Kaya nga nandito tayo, di ba? Kahit na nandiyan ka, nakafile ka, na ako nga yung nandito ngayon, maayos natin lahat yan. Okay. Nasaan po ba yung mga bata? Yung nasa Cavite po. Ah, ito. Nasa si Alvin Nacional. Opo, yun po yung asawa niya. Hiwalay na ho ba si Alvin at saka si Grace? Opo. Okay. Mr. Alvin Nacional, magandang hapon po. Sir Alvin? So, nag-settle kami ng gano'n. Ang iniisip ko dyan, since na, ayun na, nasa custody ko yung mga bata. Hello po. Yeah, Sir Alvin, magandang hapon, sir. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Ay, yes po. Good afternoon po. Sir Alvin, andito po si Nanay Rosana sa kabilang linya po, all the way from Canada, si Mrs. Hindi po. Hello, sir. Opo, yes, sir. Pasensya na po, kararating ko lang din po kasi nagkwento rin yung kapatid ko. Hindi po yan si ano, sino po ba yan? Dito po si Rosana Astrologo, yung nanay po ni Grace. Opo, andyan dyan po yan, taga Caloocan po. Ito po naka-live si, po ba tayo? Live po tayo sa Radyo 5 po, Sir Alvin. Baka po pwedeng ano muna natin to. Hello po. Hindi, kasi ang gustong mangyari, Sir Alvin, ni Nanay Rosana, actually Lola Rosana na, ay makausap daw po yung mga apo niya sa inyo. Pero baka po pwedeng ano po muna tayo? Kaya ano, off-air muna. Okay. Matanong ko lang po, bakit ayaw niyo po makausap sila on-air? Kasi meron po silang mga allegation against you. Para naman sir maging patas, ang alam po ng patas ng pamamahayag, para sir hindi pwedeng yung boses lang nila narinig. Dapat sir, marinig din yung boses niyo para maging fair tayo rito. Kasi hindi, lumalabas kasi dito sir, masamang tao kayo. Siyempre sir, meron din kayong panig niyo na para sabihin niyo na hindi kayo masamang tao. Kasi lumalabas sir na kayo po masamang tao dahil pinagbabawalan niyo po makausap ng lola ang kanyang mga apo. Hindi po. Mali, schedule po natin kung kailan sila pwede, pupunta po kami dyan. Oh, yun naman pala. Wala po problema, sir. Kailangan pa palang humantong sa ganito. Actually, sir, okay lang. Ako, inaantay ko lang yung gawin nilang ganyan po eh. Ayun naman para pala. Para marinig po yung side ko. Sige, sir. So pwede pa sa Monday, punta kayo rito para mag-usap-usap na lang. Opo, pwede po. Kahit nga po Sabado, kung available. Sa Monday kasi, na lang, sir. Kasi po. Kasi opo, po, lagi po silang nag-uusap na mag-asawa. Para malaman po natin yung side ko. Sandila po. So, Nanay Rosana. Okay, maganda ito. Magandang apa, development. Apa. Pupunta rito si Sir Alvin para mag-usap-usap kasama yung mga bata para makita nyo nilang apo. Tama ba ako, Sir Alvin? Apo. May mga ano kasi po, para malaman nyo rin po yung side ko po. Kaya nga po. Salamat po, sir. Para maging fair po dito, sir. Para both sides are heard. Hindi lang po yung isang panig lang, sir. Pangit naman yung kung panig lang nila narinig. Yung panig nyo po, hindi narinig. Pangit naman po yun. Diba? Apo, naiintindihan ko po, sir. So sa Lunes, sir. Actually, noong ko pa gusto yan, settle, sir. Okay. Kaya lang kasi syempre na-busy rin ako. Syempre, ako rin nag-aasikaso sa mga bata at the same time. Opo. So, hindi ko rin ma-process. Marami akong gusto nga itanong dyan para malaman nila kung ano ba yung nalareklamo po nila. Sige. So, sa Monday, sir, darating kayo rito live kasama po yung inyong anak, mga apo, para mag-usap-usap po tayo. Tapos, ganun din po si Miss Grace. Tama po? Yes po. Anong oras po kahit mo? Alas dos po ng hapon, Sir Alvin. Sige po. Pero pwede po, pag halimbawa gano'n, huwag na natin i-live yung mga bata pag nagpunta kami dyan. Hindi po, yung mga bata po, kasi mga minor po yan, talaga hindi makikita yan sa camera. Off-air po yung mga bata. Kahit po kami mag-usap-usap, baka pwede pong off-air na lang para family matters po. Okay din, sir. Kung yun pong kahilingan nyo, sir, masusunod, sir. Para hindi naman siyempre apektado na yung mga bata pagdating ng panahon, makikita yung ganyan. Sige, sir. Irespetuhin po namin yan, sir, yung kahilingan nyo, sir. Sige, sir. Para ma-anin rin po yung side ko. Salamat po. Sige, sa Monday, sir, alas dos. Opo, sige po. No problem. Thank you. Sige, magandang hapon po, sir. Thank you po. Okay. So, ma'am, galangin po natin yung kanyang request na ayaw niya magpa-on-air. Pero pagdating daw sa Monday, off-air daw kayo mag-usap-usap dito. Okay lang po yun, kasama na po yung apo. Na para makausap niyo po siya, makausap niyo po yung apo. Ninyo. Sir, ang ano po kasi... Hindi lang po ako yung mother po, hindi na po makontakt nung mama nila yung mga anak nila.
Maski po yung ate ko po na nasa yung Canada. Yung nasa Canada, po, binabawalan niya. Kaya nga po, ma'am, kaya nga po, ang sinasabi ni Alvin, pupunta po siya rito sa Lunes, kasama na po yung mga bata. Opo, tama, naintindihan niyo po, ma'am Grace? Sa Monday raw po, alas 2 po, darating po rito si Alvin, kasama po yung mga anak ninyo, at pero off-air po ito, pagpapayagan po niya na makausap po yung kanyang mga anak ni Lola at saka ninyo, gagawin po natin. Opo. Siyempre, meron po kami telepono rito, off-air po, pag-uusapin ko kayo sa telepono. Opo. Din. Yun lang naman po yung ano po kasi, siyempre po, okay. Alam po naman po na hiwalay na kami, saka po siya po yung ama dyan. Ang karapatan ko po bilang ina, makita ko po yung mga anak ko po. Sige. Saka po makausap po. Sige po. Mangyayari po yun sa Lunes. Okay, sir, ma'am? Okay po. Salamat po, ma'am Grace. Okay. Opo, thank you po. So, Nanay Rosana, sa Lunes, punta kayo dito alas 2. Okay. Pag-usapin ko kayo doon sa kabilang booth. May telepono kami doon. Tapos natawagan natin si Miss Grace. Pag-usapin ko kayo. Conference call ang tawag doon. Sa telepono si Miss Grace. Tapos kayo po nandito. At si Alvin nandito. Yung mga bata. Okay. Maayos natin to. Okay? Opo. Sige po. Off-air po yun. Opo. Gagalangin natin kasi yun ang kahilingan niya. Mas maganda nga po yung ganun. Sige po. Sige po. Monday po, ma'am, ha? Opo. Alas 2, kita-kita tayo dito ulit. Maganda hapon. Sige po. Salamat po. Opo, salamat opo. Po. Okay. Okay, at ngayon naman si Jose Ariola. Papasukin natin. Siya po, yes, ay isang chief cook. At okay, gusto niyang makuha yung kanyang 8 buwan at 10 araw na sweldo na hindi pa rin po naibibigay. Isa po siyang nakadaong ngayon yung M.E. Mangyum. Okay. Isa siyang, seaman pala siya. Sir Jose? Dyan sa Pier 16. Good afternoon po. Chief cook po si sir at yung pong inyong sweldo hindi pa rin po ibinibigay. Diretso na tayo kay Miss Beth Canaya, yung accounting department po ng inyong kumpanya. Sa accounting department siya. Ma'am Beth, magandang hapon. Ma'am Beth? Sorry. Ma'am, si Rafi Turfo po, Ma'am Beth. Andito. Ayos, Ma'am. Sir, good afternoon. Good afternoon din po, Ma'am. Yes, ma'am, andito po si Sir Jose, yung inyo pong chief ko. Oo, Sir Turfo. Opo. Kasi nga po, yung nag-ano nga daw po ng sweldo. Opo, Ma'am. Opo, oo, kasi actually, sir, may na-prepare na po nga check yan sa kanya. Ah, naka-prepare na? Opo, oo. Kaya nga inaano ko po na i-ano lang po, antay-antay lang po, sir. Kasi tapos, yung barko po kasi, sir, hindi naman po umaandar. Kung baga, naka-dry dock lang po sa ano, sa okay. Pier 16 po. Aha, aha. So, kung pupunta siya dyan ngayon sa inyong tanggapan, Ma'am Beth, makukuha na niya yung kanyang cheque? Sabihin ko rin po sa boss ko po. Hindi, kaya nga po, sabi niyo, naka-prepare na. Opo, may cheque na po naka-prepare po okay. Sa kanya. Kasi nga po, nakausap ko rin po, sabi ko, i-follow up lang niya po. Ibibigay okay, kaya naman nga, po. Kaya nga, kung naka-prepare na po yung cheque, meaning, pwede niya po pick-upin, tama? Sige po, sabihin ko po. So, ngayon po, pwede niya pick-upin, tama? Papuntahin mo na lang, sir. Ayun, sige. Ma'am Beth, salamat, Ma'am Beth. Salamat din, sir. Magandang hapon po, Ma'am Beth. Magandang hapon din po. Thank you po. Sir Jose, ready for pick-up na, ngayon na. Sir, kasi pinababalik-balik din ako nila, hindi, sir eh. Ngayon po, kukunin mo na yan. Nangako naman, okay naman kausap si Ma'am Beth. Siguro misunderstanding lang po. Sure na yan. Okay? Gandang hapon po, sir. Gandang hapon din po, sir. Thank you po. Okay. Maganda itong ganito. Ang dami tayo na-accomplish. Mm-hmm. O, di ba? Pasok pa. Thank you. Organized na tayo ngayon. Mm-hmm. Dati disorganized, hindi naman. It so happened. Mas mabilis lang kasing na... Na ngayon, mabilis na dahil Biyernes at agresibo lahat na matapos yung trabaho dahil magigimik na sila pagkatapos ng programa. Ganun ba yun? Pero bago natin makalimutan nins ang mga bagay-bagay na importante, meron kang babasahin, napakamahalaga. Ay, oo. Kasi every Friday po, commitment na nila ito. Aside from, syempre, yung mga biscuits, courtesy of Idol and Tulfo Family, araw-araw po yan yung biscuits and coffee. Ito po, aside from that. And juice. Oo nga pala, lagi ko nakakalimutan yung juice. Okay, juice, biscuits, and coffee. Aside from yung mga nabanggit ko, everyday yan, Idol, Monday to Friday. Every Friday naman, itong Sochi Cucina Foods Inc. ay nag-commit po sila at kanina 420 na naman po mga burgers. 420 na mga hamburgers. Oo, sandwiches. Sabihin natin, ham sandwiches ba ang tawag doon? Anyway, so yun po ang binigay, handog sa inyo ng ating mga complainant dyan sa Action Center ng Sochi Cucina Foods Incorporated. At ito po ay matatagpuan sa number 141 Bonifacio Street, Area 14 Veterans Village, Barangay Pasong Tamo, Luzon Avenue, Quezon City. At ito po ay pagmamayari ni Mrs. Sochi Kaindek.
Salamat ha. Salamat po. 420 na mga hamburgers yan. Ang dami po. Every Friday yan. Napasaya po ninyo, Ma'am Sochi, ang 420 naming mga complainants. Mm-mm. Actually, more than 420. Actually, more than. Yung inabot lang nung 420 na yon. Pero malaking bagay yun. Malaki sobrang. Yun. Kasi may biscuits naman. Kasi kuminsan yung complainants namin, pumatanong yung umabot na 1,000. True. Okay. Especially pag Monday. Yung 420, mahina-mahina na yan. Kaya nga, kami po'y labis pong natutuwa at we're very humbled at nagpapasalamat po sa mga tiwala po ninyo, mga complainant, na pagpunta rito para idulog ang inyong mga hinaing sa amin. Mabuhay ang mga complainant natin. Palakpakan mga complainant natin, Nins. Thank you. Thank you po sa mga sponsors. Thank you sa Sochi Cucina Foods. 420 na mga hamburgers yan, 420 na mga complainants ang napasaya. Oo, thank you. Thank you! Okay. Okay, at may bisita naman tayo ngayon si Milton Voltaire Israel para makausap yung kanyang sariling kapatid dahil umano sa ginagawang pambubuli ng kanyang kapatid na isang PIDEA agent. Okay, magandang hapon po sir Milton. Magandang hapon po sir. Sino pong sa mga kapatid mo ang nambubuli sa iyo? Si agent po Mario Luisito David Israel po. Si Mario Luisito Israel. Uh-huh. Binubuli ka ng hinayupak na ito. Ano ngayon kung PIDEA agents? Tawagan mo nga si General Aaron Aquino. Actually, siya na yung director, no? Siya na. General siya. Pero siya yung nakausap natin palagi sa Region 3. Mm-hmm. Napakagaling na official. Pero ngayon siya na ang PIDEA chief. Mm-hmm. Oo. Loko-loko to, ha? Anong ginagawa sa initong si Mario Israel? Pinagmamayabang niya dahil PIDEA siya, kaya siya nang bubuli? Anong klaseng pambubuli, sir? Yung pong pinagbentahan po namin ng bahay po sa Marikina. Ang share ko po ay hinold. Hindi po binibigay sa akin, pati ngiti-ngiti. At ang sabi pa sa okay, akin, okay, sige. Sir, doon sa mga lupa labas kami diyan. Opo. Yung pambubuli lang. Sige, mamaya na si General. Mr. Mario Israel, magandang hapon po, Sir Mario. Hold niyo muna si General Aquino. Si General Aaron Aquino, hold niyo muna, Odette. Ano ba nararamdaman mo diyan? Sir Mario, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5 po, sir. Okay. Sir Mario, si Rafi Tulfo po ito. Kayo po si Mario Lucito, kayo po isang PIDEA agent, tama po? Hindi po ako PIDEA, kapatid niya po ito. Ano po? Kapatid niya po ito, kapatid niya. Okay, si Mario Lucito, pwede kong makausap? Opo, siya ko rin panalit, kasi wala siya dito. Ano po? Ginatawalan po kanin, kasi wala po siya dito, wala po siya dito. Kapatid po siya. Wala po siya? Opo. Okay. Kasi nandito po isang... Kayo po si Bong. Opo. Okay. Andito kasi si Milton at ang kanyang reklamo ay pambubuli daw po ng nanggagaling sa inyong utol na si Mario. Alam nyo ba ito? Walang pambubuli nangyari. Hindi kita marinig. Tawagan mo ulit sila. Tawagan mo ulit. Another phone call. Odette. Tawagan ulit. Maghanap ng magandang signal. Sir Milton, tawagan mo ulit. Baba ang telepono. Baba ang telepono. Sir Milton, doon po sa usaping lupa, mm-hmm, labas po kami. Mm-hmm. Kasi yun po talaga start namin ever since. Baba. Right. Now, kaya po kita pinaupo rito, pinasalang kita rito, mm-hmm, dahil akala ko po kayo ay binubuli, inaapi ng nakakatanda niyong kapatid. Opo. Hindi pero po, nakabatang kapatid po. O, nakabatang kapatid. Dahil siya ay isang PIDEA agent. Mm-hmm. Pero kung ang pag-uusapan nyo po, nag-away-away kayo dahil sa lupa, I'm so sorry ngayon pa lamang, sir. Hmm. Pero may threat. Sandali, sir. May threat po. Taas akong kamay, hindi ako makakatulong. At ayaw kong tumulong. Pero kung yun po ay dahil kayo po ay ina-appay sapagkat siya is PIDEA agent, then I can help you. Apo. Alamin natin kay Mr. Bong Israel. Mr. Bong? Sir? Sir Bong? Huwag nyo muna tawagan yung si Jel Aquino o Odette, very, hindi pa clear to yung problema. Sir Bong? Yes, sir. Okay, kilala nyo. Andito po si Milton, yung kapatid nyo. Opo. Okay, ang kanyang reklamo ay binubuli raw siya ni Luisito na isang kapatid nyo rin. Ako, hindi po totoo yan po. Ang katotohanan po niyan, sir, yung taong yan po, na kapatid namin, ang ginawa po niyan ay nagsala ng lupa, ng mga lupa ni Papa at benta ng lupa na wala kaming karamdam. Ngayon po, ang ginawa niya, nung nagbenta kami ng bahay, hindi namin kalahati lamang, ang dami niyang reklamo. Sa tulang po, kulang pa yun eh.
Kasi 200,000 ang magdadaan. Okay, sige, sir. So, in other words, ang pinag-uugatan po ng away-away, tampuhan, o kung anong pa man tawag dyan, ay dahil sa lupa. Opo. Okay, sige, sir. Salamat po, sir. Maraming salamat po, Sir Bong. Magandang hapon po, Sir Bong. Sir Milton, I'm so sorry. Sir. Pero sir, may threat sir, po eh. Not today. May threat not, po. Not today, sir. Sorry, sir. Mm-hmm. Off-air na lang po. Kung may threat, bibigyan kita ng sulat. Papunta doon kay General Aaron Aquino. Mm-hmm. Hindi po pwede, sir. Mm-hmm. Lupa, no. Pero sir, may threat no, po sir. Sa akin eh. No, sir. Odette, Carol, usap tayo mamaya. Sorry, mm-hmm. sir. News break. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K Battery Dare to Compare, JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:01 ng hapon, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, ihan araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista mula sa Oriental Mindoro. Nagkaroon ko ng problema itong aking mata. Nakapag matindi ang sikat ng araw ay malabo ang aking paningin. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. Naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Kaya nagpapasalamat po ako sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga King Butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry Hotline, 0920-585-8415. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay, kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako, Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito, subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 1380, Series of 2016. Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ng mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel. Quality fuel for less.
Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Aksyon, Aksyon, Aksyon News Update. Ang oras, 3:04 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nakatanggap na ngayong araw ang mga atletang nag-uwi ng medalya sa kakatapos na 5th Asian Indoor and Martial Arts Games na ginanap sa Ashgabat, Turkmenistan at ASEAN Para Games sa Kuala Lumpur, Malaysia noong Setyembre. Ipinamigay ng Philippine Sports Commission ang kanilang cash incentives sa isang seremonya sa multi-purpose arena kanina sa PhilSports Complex sa Pasig City. Una nang inimbitahan ng PSC, Pangulong Rodrigo Roa Duterte para personal na mag-abot ng nasabing cash incentive sa mga atleta. Pero hindi nakadalo ang Pangulo dahil abala ito para sa paghahanda sa ASEAN Summit. Ang pagbibigay ng cash incentives ay alinsunod sa Revised Republic Act 10699 at tinaguri ang Expanded National Athletes and Coaches Incentives Act. Makakatanggap ang mga atleta ng 2 milyong piso para sa gold medalist, 1 million pesos sa silver, at 400,000 pesos sa bronze medalists. Nakapag-uwi ang Pilipinas ng 2 ginto, 14 silvers at 14 bronzes sa IMAG noong Agosto. Philippine Standard Time, 3:05 ng hapon. At yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, san man kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry every day for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry every day for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Because your help means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other DU drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko, mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Joseph Abalos, mabagal at pila ang mga sasakyang nasa kahabaan ng West Service Road mula Bikutan patungong Merville hanggang makarating ng Salis Bridge, habang sa kabilang direksyon ay magbabagal din sa oras na ito. Maraming salamat sa ating Taxi Squad member Joseph Abalos para sa kanyang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na!
Take one capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo.
Ugaling uminom ng Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kaya mo pang mapaamo ang number one? Steady, steady. Sipa pa lang na pag-iwanan na ng iba. Yan ang Red Horse Beer. Nangunguna at nag-iisang number one beer. Lakas ng tama, pero tiwasak. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. Red Horse is a strong, the number one. Claims based on an average consumption of 6 bottles. Drink responsibly. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other DU drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Ang oras, 3:19. Time out muna sa stress at pagod. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Mabuhay! Enjoy your honeymoon! Ingat sa pag-drive, ha? Honey, mababagka tayo! Saan? Kapag malabo ang mata. Walang forever. Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Kapag malinaw ang mata, may forever. Love your eyes. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy.
Siyempre, gawain ng guro yung dati-dati. Nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, at meron na naman tayong bisita, napaka-espesyal na bisita kasi all the way from Australia. Balikbayan po ito si Siyempre. Ma'am. Gusto lang niyang dalawin si Idol at tayong lahat programa dito. Natin. Oo, si Ma'am Maribel Daria. Yes. Ma'am Maribel, good afternoon. Good afternoon, sir. Saan po kayo sa Australia? Brisbane, Windsor. Oh, Queensland. Kailan po kayo dumating? Kanina, kagabi po. Sige, ma'am, kumustahin niyo po yung mga kababayan natin dito ngayon at saka yung mga taga-Australia na nanonood sa atin ngayon. Pinapanood tayo. Giray, my love. So, andito na ako, na-meet ko si Sir, napakagwapo. At si Miss Nina, so pretty. Good day, Sir Rafi. Good day. Sige, gusto niyo pong batiin yung mga kaibigan niyo sa Australia, yung mga kamag-anak? Eh, nandun lang po yung panganay ko. Eh, yung mga taga rito, gusto nyo batiin? Of course. Sige, bakit mga... Sister, sino make it ko kahit matagal na, tagal. Na oras since kaninang before 10 na morning. At 10 before 10 po kayo? Sir, yes. Naku na, kaya naman ma'am. No, hindi naman. Okay lang po, naranasan ko din at nakita ko silang lahat. Ayun, salamat po sa pagdalaw namin. Natuwa po ako. Nakatawa may pako, po. May biscuit, may soft drinks. May juice pa. May burger. Inaalagaan po namin talaga yung mga kumpleya namin. Kaya po, kahit maghapon ako nag-antay. Ayun, mahal na mahal po ni Idol lahat ng mga complainants. At saka, my love, tama ka. I got him. Ayun, salamat po talaga ma'am sa pagdalaw. At saka yung may dala kanina ma'am si ma'am Nins, si ma'am Maribel, mga goodies. Bawal po talaga patakaran namin. Mga goodies, hindi kami tumatanggap. Kung meron kayong nakita dyan ng mga tao na kailangan kapitbahay nyo, ibigay nyo, sabihin nyo, dapat ibigay namin to sa Wanted sa Radyo, pero sabi ng Wanted sa Radyo, ibigay na namin sa inyo. No, sir. Kasi po, lagi na kayo nagbibigay. Hindi po, small kahit... Maski na po. Kasi po, ginagawa na namin patakaran dito dahil sasabihin po ng mga iba, yung mga nakapanood ng mga taga rito rin, eh palibase kami, walang muna ibigay, hindi kami papansinin. So para patas na lang po, wala na lang okay, bigayan. Sir. Diba? Okay, sir. But anyway, salamat po talaga. Sobrang thank you. Mabuhay kayo, madam. Sobrang thank you. Thank We're you. So humbled and flattered na kami po dinalaw niyo all the way from Australia. Oh naman. Okay. Talaga. Salamat, mama. Enjoy niyo po ang bakasyon niyo rito. Enjoy your vacation. Opo, sa undas din sa nanay ko. Ah, okay. Kaya yeah. Ako umuwi. Oh, paano, my love? Na-meet ko na si Sir Rafi. Hi, my son. James, Jomar, Ma'am Sia. Ayun. Be good boy. I see you in a week. Okay. Thank you po. Sige. Thank you, ma'am. Sir, thank you very much. Kapag di natin nagkita ulit, have a safe trip. Yes, sir. Okay. You see me. Alright. Sige po, ma'am. Sige po. Nakatuwa naman, nakakataba okay, ng mga puso kapag ka may mga dumadalaw na mga bakasyonista yes. O mga balikbayan. Sa Australia, yung iba galing ng California, Canada. Ayun. Okay.
Sige, si Ma'am Jessamy Senyar, isa po siyang vendor, nandito siya idol para lang naman maliwanagan siya. Dahil siya po ay nahuli ng mga taga-SID Depos noong October 18 at siya po ay na-detain. Ngunit, napakawalan din naman siya. Nakulong? Opo. Okay. Vendor po kayo. Ano po tinitinda niyo, Ma'am? Ano po, minerals, sito, tapos ka-pickup noodles po. Okay, street vendor po. Opo. Saan po kayo nagtitinda? Saan po yung pwesto niyo, Ma'am? Sa ano po, sa Gate 5, Calayan Avenue, sa may health department po. Gate 5, Calayan Health Department, sa Quezon City po. Opo. At bakit daw kayo hinuli at kinulong? Ano po, may napulot lang po akong envelope. Iniwan ko lang po sa nagsiserox. Tapos, marami po daw mga fixer. Tapos, yung mga fixer po, hindi dinampot. Ako nakatayo at nag-iiwan lang po ako ng envelope na naiwan ng mama. Dinampot po ako. Sinama ako doon sa opisina nila. Kakausapin daw po ako. Tapos, pinaupo po kami doon. Marami kami. Yung iba po hindi ko mga kakilala. Tapos po, may binigay sa aming application form na pilapan daw po namin na ako ay si Jessamy Kimberlyn Senior na nangangako kung hindi na mag-o-online ng MBI clearance. Tapos po, ginawan po kami ng papel na para po namin nakakulong. Okay. Ang tanong ko po muna, kayo ho ba hininga ng pera, kinutungan? Hiningan po kami ng 2,000 po. Kung may 2,000 kayo, sige, makakalabas na kayo. Sino po humingi? Si ano po, si Resty. Resty. Para saan po yung 2,000? Kotong? Hindi ko po alam. Hindi na po ako sumasagot, sir, kasi so, nagagalit kayo ng 2,000? Hindi po. Nagagalit po kasi. Kayo po ikinulong? Opo. 5 po kami. Tapos, pinakawalan din po kayo? Hapon na po. Hindi na nga po ako nakapagtinda ni nangapon. Okay, kung kayo po hiningan ng 2,000, hindi kayo nagbigay, ba't ho kayo pinakawalam din? Para daw po kami bigyan ng leksyon. Kaya nga po ako nagpunta sa inyo para pumaliwanagan kung anong ibig sabihin ng picture. Sabi po. Okay, ang tanong ko ngayon, ma'am, kayo po ba ay nagsasabi ng totoo? Opo, sir. Kayo po ba ay walang inililihim sa amin? Wala, sir. Kayo po ba'y walang itinatago sa amin? Wala, sir. Kayo po ba'y talagang totoong-totoong sinasabi ninyo? Opo, sir. Awang katotohanan? Yes, sir. At hindi kayo nagkipagbulahan? Hindi po. Okay, good. Kausapin natin si Mr. Josh Dado Pobar, Assistant Chief Security Intelligence Division ng DPOS. Magandang hapon po, Sir Pobar. Ay, magandang hapon po, Mr. Rafi Tul po. Sir, andito po itong si Ma'am Jessamy. Meron po siya mga seryosong aligasyon at kailangan po masagot ninyo. Siya raw ho'y hinuli at pinagbintang ang picture. Hiningan daw po siya ng 2,000 at pagkatapos kinulong. Pero gayon pa man, wala daw siya na ibigay na pera sa inyo pero pinakawalan pa rin siya. Opo. Noong October 18 po, nagkaroon po tayo ng operations against alleged illegal fixtures. Doon okay. Po sa vicinity ng NBI clearance satellite office dito po sa Quezon City Hall compound. Okay. During the operations, 5 pong mga kapatid natin ang na-apprehend ng ating mga operatiba. Okay. At sila po ay dinala sa opisina para initially may imbestigahan. Mm-hmm. Pagkatapos po, sila po ay dinala sa Quezon City Hall Police Action Center ng QCPD for proper disposition na po. Okay. Pero sir, anong ebidensya meron kayo against Jessamy na siya po ay nag-fixer? Yung ebidensya po, ang aming action taken po is because of the complainant na allegedly may mga online fixers. Ang gusto ko lang po malaman kasi naabala po yung kanyang pagninegosyo. Ano po? Bilang isa pong street vendor. Wala naman po siyang nakikitang kasalanan na para dahilan na para kayo po ay magdampot sa kanya. Ang tanong ko nga po, kasi ang sinasabi nyo ngayon, illegal nag-fixer siya. Opo. So, siya ho ba'y caught in the act na nag-fixer while doing that thing na ibinibintang nyo sa kanya? Sabi po nung aming mga operatiba na nandun po sa lugar, ito pong mga 5 katao na ito ay nandun po sa vicinity ng NBI clearance area at nag-o-offer ng online services. Aha. Okay.
Sino nang hingi sa'yo ng 2,000, Ma'am Jessamy? Si Rusty po. Ito, si Rusty. Rusty? Opo. Okay, tawa niyo po ba itong si Rusty, Sir Diosdado? Yes, sir. Opo. Nangingiro po ng 2,000? Ay, re-respetuhin po natin yung allegations ng nagko-complain at yan po ay ating iniimbestigahan sa ngayon ng aming okay. Investigator dito po sa DPOS. Okay. Ang masasabi ko lang po dyan, kung yan po ay totoo, eh bakit lang po siya sila hinuli at dinala pa sa Quezon City Hall Police Action Center? For processing. Opo. At pinakawalan hinuli din. Hinuli po sila. Okay. Pero pinakawalan din siya. So ma'am, pinakawalan ka rin. Opo, apo na po. Tapos yung anak ko pong babae, iyak nang iyak po kasi natutrauma na po kasi tinatakot po nilang mama mo nakakulong na, hindi na makakalabas. Eh ako lang naman po. Ilang oras ka kinulong? 8 hours po. Wala pa po kaming almusal tangalian. Sir Diosdado, hindi ho makatarungan yon. Wala ho pala kayong sapat na ebidensya. Base lamang po sa sabi-sabi nitong si Rusty Dando sa grupo ninyo na siya ay fixer, kinulong nyo na siya for 8 hours. Opo. Hindi po tama yun. Sir, bago kayo dapat nanguhuli, nanguhold, nangungulong ng isang tao, especially 8 oras, meron dapat kayong sapat na ebidensya para doon. Kung wala kayong sapat na ebidensya, dapat sir, tinatanong nyo lang siya, kinakausap, mahaba na po dapat ang 10 minuto. Pagkatapos niya, pinakakawala na siya, sinasabi lang siya, huwag na kayo magulit dahil bawal sa lugar na ito at may balita kami, kayo namimixer. Stop that. Kung kayo po'y fixer, alis na kayo rito. Pero hindi nyo na po siya kinukulong pa. Wala naman pala sapat na ebidensya tungkol doon sa bintang. Bakit nyo siya kinulong ng 8 oras? Ay, base po sa record po natin, sir, ang mga tao pong nabanggit ay malimit po na nahuhuli po natin doon sa area. Sila rin po palagi ang nandun sa area at sila po ay inimbitahan natin para initially maimbestigahan. No, sir. Alam nyo yung mga estilong iimbitahan, estilong pulisyan, estilong martial law yan, estilo ng panahon ni Marcos, 1972 pa yan, na iimbitahan kita at papaliwanag ka doon sa presinto, sumunod ka na lang at wala, huwag ka na magsabi-sabi pa kung ano-ano, wala kang karapatan magpaliwanag, kulong ka na agad. Ngayon, sir, iba na. Kailangan, sir, bago nyo siya dalhin sa presinto, it's either meron kang warrant o dili kaya nakita nyo siya caught in the act na merong ginawang krimen o yung bagay na ibinibintang nyo sa kanya para maging dahilan, magiging warrant of arrest yan at siya po ay makulong na at mahold. Warrantless arrest po ang tawag niyan. Pero in the absence of those mentioned, wala kang nikatiting na karapatan na i-hold siya lalo pat 8 oras, sir. Naintindihan ko po, Mr. Turfo, pero sila po yung inimbitahan at sinon-over po natin sa ating mga... Mali pa rin, sir. Maling-mali. Sobrang mali. Pinakamali sa lahat ng mali. Imbitahan my fucking ass. Okay? Imbitahan niyo po siya, sir, kung siya ay nahuli nga sa akto. At kapag ayaw niya pong sumama, imbitasyon lamang po yun, then hindi niyo siya pwedeng pilitin. Pero kung siya po ay nahuli niyo on the act na nagpipik, sir, hindi niyo na kailangan siya imbitahan. Kalad ka rin niyo na sa presinto at kasuhan, i-inquest agad. Dalawa pong issue, sir, ang issue kung bakit po sila naimbitahan. Unang-una po, illegal vendor po sila. Pangalawa, allegedly they are online fixers. Okay, ibang usapan yun, sir. That's apples and oranges, sir. Illegal vendor at saka fixer. Opo. Now, kung siya po inibitahan dahil sa pagiging illegal vendor, sana, sir, ipiniliwanag sa kanya na ikaw ay inuhuli namin dahil illegal vendor ka, kukumbiskay namin ang mga gamit mo at ikaw ay ibubuk namin dahil sa pag-violate ng ating ordinansa tungkol sa pagiging illegal vendor. E kaso sir, siya raw inuhuli dahil sa pagiging illegal fixer. Lalo pat may allegation siya hiningi ng 2,000. E baka naman sir, racket lang ito ng mga tao mo. Sir, diretsong salita na. Para kayo po hindi mabutasan tulad nito ngayon, for all we know, baka talagang ginagawa nyo ng trabaho ninyo, do it the proper way. Kapag siya po inuhuli dahil sa illegal vendor siya, then sabihin sa kanya na siya ay illegal vendor at huwag ka nang bumalik dito, hindi ka dapat pwede magtinda rito, period. Kumpiskayin yung mga gamit yung kinakailangan, pakita sa kanyang ordinansang yon, period.
maraming beses na po namin na sinita at hinuli yung mga taong nabanggit. Siya po. At patuloy din po siya silang nagtitinda hanggang ngayon. Ikaw ba ilang beses na nahuli? Isa pa lang po. As illegal vendor? Opo. Okay. Eh, ma'am. Nahuli ka na pala dati as illegal vendor. Nito lang po. Nang kinulong na po nila kami. Ah, ito lang. First time lang. Ah, first time lang. Opo. Ah, first time lang pala. So, sir, hindi natin pahabain pa to. Gawin niyo po ng tama yung trabaho ninyo. Number one, sir, kung illegal vendor siya, sir, hindi dapat siya kinukulong. Wala naman po sa ordinansa natin sa Quezon City na kapag yung mga illegal vendor kukulungin ng 8 oras, there's no such thing. Pag illegal vendor, sir, kukumpiskain lang yung kanilang mga paninda. Sir naman. Yun lang po yun. That's as far as it goes. Pag illegal vendor ka, kukumpiskain yung iyong paninda, layas. Wala naman nakalagay sa ordinansa na illegal vendor ka, kukulungin ka for 8 hours. Yung as far as yung aming action taken po, sir, eh, inibitahan po namin sa office sila. Sir, kasasabi ko nga lang sa iyo, sir, eh. Bawal nga po yung imbitasyon, sir, eh. Kasuhan nyo kung dapat kasuhan at kung meron kayong ebidensya, i-inquest. At kung wala po kayong nakikitang dahilan o wala kinikitang violation niya, huwag nyo siyang imbitahan. For what? Sir, sa naman, ngayon po, may mga undergoing investigation na po kami doon sa mga issues na yan. So, inaantay po nung... Alam mo, sir. Iniimbitigahan na po namin yung mga bagay-bagay na yan. At, sir, sinasabihan na kita, kung ang target nyo po ay yung mga illegal, yung mga nagpi-fixer, huliin nyo sa akto, kasuhan nyo, inquest nyo, ikulong nyo. Opo, yun po yung ginagawa. Hindi, sir, eh. Kukunin nyo itong tao nang wala kay ebidensya for questioning, for invitation, and then 8 hours you hold nyo. Sir naman, mali ka dyan. Marami, as far as our record is concerned, maraming beses na po natin silang nahuli. Siya mismo? Sila rin po. Siya mismo? Opo, sila po. Marami po sila. Sir, kung nahuli nyo siya, sir, bakit din nyo siya kasuhan? Bakit din siya in-inquest? Kasi picture nga siya, di ba? So, bakit din siya hindi in-inquest? Nangangako sila na hindi na mag-online services. Kaya nga, sir, dyan ka nagkamali, sir. Kasi bakit nyo siya hindi inuuli? Pinapaulit-ulit siyang pinapakawalan nyo. Eh, siguro, sir, isa sa mga tao nyo dyan, kinikikilan sila, oh. Pinapakinabangan sila kasi kung talagang seryoso po kayo sa inyong trabaho, sir, minsan nyo lang siya huliin, i-inquest nyo, ikulong nyo para madala. The fact na hinuli nyo siya first time, second time, third time, fourth time, paulit-ulit, eh meron kayong purpose doon. Bakit yung pinapakawalan din? Eh para pakinabangan siya. So siguro this time around, wala na siya pambigay. Nasa inyo na po yun, hindi po namin gawain yun, sir. Pero as far as... Sir, I'm telling you the right thing to do. Kasi kung hindi, sa sino bang pinaka-boss mo, kausapin ko ang pinaka-boss noted, mo, sir. Noted yung inyong pong sinasabi. Okay, so next time, sir. Okay? Yung sa akin, sir, para hindi kayo mabutasan dito. Alright? I'm teaching you the proper way to do your job nang sa gayon, hindi kayo mabutasan. For all we know, sir, baka gumagawa nga talaga kayo ng trabaho nyo lang. Opo. Pero mali po yung trabaho ninyong ginagawa eh, kaya nabubutasan kayo eh. Di ba, sir? Opo, naintindihan po namin. But as far as we are concerned po, ginagawa lang po namin yung trabaho. Kaya nga, sir, para nga hindi kayo mabutasan, gawain nyo po ng tama. Kapag nahuli nyo, kapag kayo po'y mag-operate, siguraduhin nyo lang po, huli sa akto, itong mga taong ito, doon sa talagang ino-operate nyong reason tulad ng illegal fixing at ikulong sila, inquest sila para madala. At kung tungkol naman sa illegal vendor, huli sila sa akto, ng illegal vendor, and then yung kanilang mga paninda, kumpiskahin. Ganun po yung tamang paraan. Noted, sir. Okay, sir? Noted po. O, ngayon, pwede pa nga kayong kasuhan dito ng illegal detention. Nabutasan ka pa, kahit na kung sabihin natin ginagawa mo yung trabaho mo, may butas ka rito, sir. Di ba, sir? Nasa inyo na po yun, sir. Basta sabi ko po sa inyo, ang opisina ay umaakto base doon sa mga complaint na pinu-forward po sa amin. Kaya nga, sir, tinuturuan nga kita, sir, para hindi na kayo mabutasan this time. Noted, sir. Okay, sir? Opo. Sige, magandang hapon sa iyo, Mr. Quaresma. Maraming salamat po. Okay. So, ang reklamo mo lang ay ikaw na hold ng 8 hours. 5 po kami. Tapos may involved pa po about doon sa Mark Money na sinasabi nila. Yung kinakasama ko lang po ng loob, yung... Kinuha nila yung Mark Money sa Pixar, binalik lang sa kanila. Tapos kaming kinulong. Kita may mo? Mark Money pa po yun eh.
Yung fixer po, pinakawalang kami po kinulong. Oh, ibig sabihin rumaraket lang talaga ito. Tapos po, tuwing Friday po, si ano po, Dandoy po, kumukuha ng perang 1,000 kay Aisa po. Tawagan mo nga, Odette, yung mayor's office. Oh, kita mo? Nagpadala na rin po kami ng receipt sa kay mayor's po para madinig po yung sa aming side. Magtawag ka nga dyan, Odette, o si Gary Domingo. Tawagan mo nga. Kasi po, hindi kami pinagsasalita sa loob. Tahimik lang po ako kasi po natatakot ako dahil may anak akong dalawa. Ako lang po bumubuhay sa anak. Naniniwala na po ako sa inyo, ma'am. Meron talagang pagkakamali ho dito. Sabi ko nga po, dapat kayo nakakulong dito, hindi kami. Tapos yung anak ko po, tinatakot pa ng mga tauhan ni sir. Tapos minumura pa po ni Fernandez anak ko, sir. Okay. Ano to? Gusto raw kayo? Ah, yung chief mismo. Kasi kanina si Pobar yun. Sige. Tapos kahapon... Sino to? Si Mr. Roger Quaresma. Magandang hapon po, Mr. Quaresma. Yes, sir. Yes, sir. Napakinggan ko po yung conversation, sir. Okay. Sir, meron siya mga aligasyon na ngayon. Sino yung nanghingi ng ano? Yung... Mark Money po. Sino? Yung Dandoy po yung kumukuha ng pera sa ano? Sa... Kay Aisa po tuwing Friday, 1,000 po. Oh, sino may po yung si Dandoy? May mga papel po akong dala, sir, dito. Sir, actually, sir, yung Dandoy po, sir, is under investigation ngayon ng aming investigator dito. At... iniimbitahan din nga po namin sila dito sa amin dito. Mayroon yatang mga summon ngayon, sir, para sa investigation po. Kasi iniimbisigahan po namin ngayon yung kasong ganyan ngayon. Yung sinasabi ko si Mr. Dandoy. Oh. Under investigation po ngayon, sir. Talagang let's assure, sir, na actually, ano na po, sir. Second, ano na po ito. Yung una, iniimbisigahan na. Ngayon, iniimbitahan po yung mga ibang mga complainant arising from that ng aming ano ng aming investigation. Kaya nga sir, mali nga yung ginawa ho nitong si Pobar eh. Matigas ang ulo talaga nito sir eh. 'Di ba? Kanina pa kayo nag-monitor, sir. Tama yung sinasabi ko, 'di ba? Kapag yes, sir. Pag nag-operate kayo, make sure na meron talagang kaso, caught in the act, tapos i-inquest. Noted po yun, sir. Noted. Kung ano man tungkol sa illegal vendor, edi kumpiskahin yung mga gamit. Eh sir, sa dikita ko talagang maling-mali itong mga tao. So sir, sino pang gusto mong ireklamo pa? Bukod kay Dandoy? Yung ano po, yung nananakot po sa anak ko. Tapos po, yung ano, yung nanakit po sa anak ko, may ano na po ako dyan, yung sa station ting kagabi. Sino yon? Yung anak ko pong babae. Di, sino pang nanakot? Si Pobar ba, tinakot ka? Si Arnel po. Arnel Morales. Sino naman po si Arnel Morales, sir? Yung mawak sa anak ko. Sir, sa operation din po namin yan. Under investigation din po yan, sir. Kasama rin po sa investigation namin. Ay, salamat. Sir, ganito po gawin natin, sir. Kasi umilit ang ulo ko talaga dito kay Mr. Pobar. Salamat, sir, at pumayag ka makausap namin. Pupunta tayo dyan sa mayor's office. Magkaharap-harap po siguro tayong lahat para matapos na po itong racket na ginagawa. Hindi po kayo, sir, kasama rito, ha. Itong mga bata nyo, sir, na mukhang they're getting out of hand at nakakapag-isip po ng mang racket dito sa mga vendor. At nagagamit po yung inyong tanggapan o inyong pong grupo at kawawa naman po yung ibang gumagawa ng kabutihan tulad po ninyo. Yes, nadadamay di po ba? Noted po, sir. Noted. Sige, sir. Sige, thank sir. You. Thank you for that comment, sir, for yung comment. Salamat po, Mr. Quaresma. Darating po kami dyan sa Monday, sir, ha? Yes, sir. Magandang hapon po. Thank you po, sir. Thank you po. Ma'am, sa Lunes, harap tayo kay Mayor Bistek. Yung nga pong gusto ko mangyari. Sige po, sige po. Harap tayo kay Mayor Bistek. Isusumbong natin lahat ito. Para mapakinggan naman po yung side namin kasi pag nasa opisina po kami, hindi po kami makapagsalita. Takot pong umiira sa amin. Naniniwala po ako sa iyo. Naniniwala po ako. Sige po, ma'am. Ayusin natin sa Monday. Mapaparusahan ang dapat parusahan. Ang maganda itong sinabi ni Sir... Quaresma, under investigation ng mga binanggit yung tao. Pero gusto ko na hindi lang under investigation, gusto ko masibak. Yung nga pong gusto ko mangyari, sir. Mangyayari po yon. Masisibak po yun. Kasi under investigation daw. So, ang tatrabuhin ko ngayon na ito mga under investigation, sila huwag masisibak. Kinausap na po ako. Okay na po yan, ma'am. Sige. Sa Monday po, ma'am, sasamahan namin kayo dun sa mayor's office
pagsisibakin natin mga ito. Thank you po. Promise. Okay? Marami pong salamat, yes, sir. Ma'am. Sige, ma'am. Punta kayo dun sa kabilang booth para dun sa Monday kung saan tayo makita. Okay? Thank you po. Naniniwala po ako sa inyo, ma'am. Maganda hapon po. Maganda hapon po. Nung una kasi marami sinasabi kay Carol, kaya sabi ko dito kay Ma'am Jessamy, baka nagsinungaling kasi pinalalabas na picture daw itong si Ma'am Jessamy. Hindi rin sabi na totoo. Eh yung pala, nagsasabi na totoo itong pobre. Oo. Kaya kayo mga operating group dyan, para hindi kayo mabutasan, make sure yung mga hinuhuli ninyo, caught in the act, yung mga sinasabi nyo iniimbitahan, hinahakot, papuntang presinto, nahuli nyo sa akto, at wala na yung mga imbestigahan, yung sinasabing for invitation. Ah, oo, yung mga imbitasyon na imbitahan ka namin sa presinto, may mga ganun. Kalokohan yun, imbitahan ka? Wala nang ganun. Para saan yung imbitahan? Para i-grill, para maperahan, para makotongan? Hindi na. Huliin nyo sa akto, kasuhan nyo, inquest nyo, kumpiskahin nyo yung mga gamit, gamitin yung ebidensya yon at para makasuhan. Oo. Hindi yung imbitahan, pagkatapos yung imbitahan, tatanong-tanongin lang, hindi pakakawalan. Nung makita na, wala palang pakinabang to, wala kaming makuha, mapapala rito, pakakawalan nyo na. Ibig sabihin, may pagkakamali kayo, mababalikan kayo, tulad nitong kay Dandoy na itong hinayupak na ito. Yari ito. Pati itong si Pobar, yayariin ko itong Pobar na ito. Kung nakikinig ka pa Pobar, humanda kang gago ka. Sige. Ay, sorry po. Nandito na pala itong dalawa kanina pa. Sige. Meron tayong maganda bisita. Po. Ito po si Ma'am Maria Regina De Varas. Siya yung live-in partner. At si Rowena Pawaan naman yung asawa. Yes po, ma'am. Sino po si Ma'am Regina? Ako po. Kayo. At tapos Ma'am kayo Regina. Naman si... Ako po yung asawa ni Alexander Pawaan. Teka muna. Asawa and live-in partner? Hindi po. Hindi po yung anak ko po. Ah, sorry. Ang nireklamo niyo po si Alexander. Opo. Kano-ano niyo po si Alexander? Kayo po si... Maria Regina De Varas po. Si Ma'am Regina. So, live-in partner niyo po si Alexander? Oh, hindi po. Yung anak ko, yung junior po. Yung junior po. Nalito ako, Nis. Biyadan niya po yung nire-reklamo. Bali po yung senior po yung nire-reklamo po namin. Oo nga, sige. So, ang binan mo, itong si... Sandali lang. Sino po kayo? Maria Regina De Varas po. Sino po nire-reklamo niyo po, ma'am? Alexander Pawaan po. Ba't yung po nire-reklamo si Alexander? Pamumulis siya po. Nireklamo niyo yung asawa niyo sa pamalas niya? Yung biyanan ko po. Biyanan niya mismo pala. Biyanan, ah, biyanan niya pala si Alexander. Ako po. Yun, naintindihan ko na rin. Biyanan niyo si Alexander. Sino po minumulas niya ni Alexander? Ako po. Ah, biyanan niyo ito? Ako po. Ah, kasi akala ko live-in partner. Okay. Dapat sinasabi niyo muna sa akin kaya nalilito ako, hilo ako. Maganda hapon sa'yo, Mr. Alexander. Ilan na 50 mil nung... Alexander. Bumalik po ng... Alexander. Pa. Andito ngayon... anong tawag kay Regina? Manugang. Andito yung manugang mo. Ikaw inaakusahan ng pamumolestya, Alexander. Wala pong katotohanan, sir. O, usap kayo, yung dalawa. Sige, ito. Sabihin mo na sa kanya. Sinabi ko naman kay Junior yung totoo pa eh. Yung ginawa mo sa akin, lalo na nung dumating ka. Ano? Nung dumating ka, yung ginawa mo. Anong ginawa ko? Yung inipuan mo yung pwet ko. Wala akong ginagawa. Ayan, sinabi ko na kay Junior yun. Si Junior nga mismo nagsabi na ituloy ko eh. Wala akong ginagawa. Tapos yung kinabukasan, takot na takot ako, kinausap ko siya noon. Alam niya yun pa. Ha? Alam niya yun, yung kinabukasan, yung ginawa mo. Na ano? Niyayaya mo pa akong makipagsig sa'yo. Wala akong ginagawa. Walang ginagawa. Ito po, nagsabi pa nga ako kay mama eh. Kasi tinanong nga ni mama kung totoo yun. Sabi pa nga sa akin na ano eh. Gusto mo makatikim ng ano, yung anong may hams. Tinanong si mama kung totoo. Wala po akong ginagawa dyan, sir. Okay. Ma'am Regina. Dito ako talaga nis. Andali ko ng ano, pagod na ako ngayon. Magkaano ulit si Ma'am Regina? Hindi, ito kasing si Ma'am Rowena at saka itong kausap natin, mag-asawa, pero kumakampi siya dito sa kanyang mag-asawa. Mag-asawa sila. May tapos, kinakasama ito, na po anak, siya. Ang anak nila, yung lalaking kalibin niya. Oo. Itong si Ma'am Regina, si Alexander. Manugang po. Oh, manugang. Ah. Manugang ni Alexander at ni Ma'am Rowena. Manugang. Hilo pa rin ako. Sobrang pagod ko. Manugang, oo. So itong si Alexander at saka itong si Ma'am Rowena, manugang nila... Itong si Regina.
Kasi yung anak ni ng lalaki, yun ang anak ni Ma'am Buena at saka okay. ni Alexander. So, kuha ko na. So, dinidinig ni Alexander yung mga bintang. Oo, dinidinig namin. Opo, nagpatunay po ako kay Mama eh. Kasi sabi niya po sa akin na ano, na gusto mong makatigim ng titing may hams. Ginanon niya po ako. Tapos tinanong ko si Mama, sabi niya totoo daw may hams daw po si Papa. Kasi ito po yung asawa. Eh, nagsumbong po ako nun sa asawa ko, takot na takot ako. Sir, ngayon so sir, may kinakasama na yan, may kabit po yan ngayon. Noong Martes nga sir, kinuha niya yung mga gamit sa bahay. Nga po nagalit yung asawa kasi sinampal po niya nung kinano po namin. Kong anak. Yung asawa ko po sinaktan niya. So nagsanib puwersa na sila? Opo, kasi si, opo. Ma'am, may kinakasama po sila. Aywan ko kung saan po sila nakatira ngayon. Simula no dumating yung kabit niya. Okay. So, sampahan niya lang po natin ang kaso. O, yun nga po, si sir. Gusto Alexander. Namin sige, maano sige, po sa kanya. Sige, samahan nyo na lang ito, Odette and Carlos. Sige po, ma'am. Sir, excuse po. Sasama ko na rin po yung kapatid po Alexander. Niya. Yes, sir. Sasampahan ka ng kaso nitong si Regina. Sasamahan namin siya doon sa pamumulestya. Tsaka, sir, mumulestya po. Opo. Tsaka yung pagkuha po man ng gamit, legal po ba yun, sir? Sa bahay. Hindi, doon na lang po muna sa pamumulestya. Isa-isa lang po. So, sasampahan ka ng kaso ni Regina. Ano masasabi mo? Ng kasong pamumulestya. Sir, wala po ang ginagawa masama, sir. Kasi sinabi mo raw na ano? Yung buli, ano sabi mo? May titi po niya may hams. Sinabi mo raw kasi yung titi mo may hams. Eh ngayon, na-verified na meron naman talagang hams na yung titi mo. Ayon dito kay Rowena. Oo. Ipinagmalaki mo pa yung hams na yon. Yun ang pinaka-evidensya niya. Teka muna, magagamit mo evidensya yun? Opo, sir. Mayroon... Eh, kasi pwede namang nag-usap lang kayong dalawa. Hindi, nagiging fair lang ako rito. Ah. Kasi, Miss Regina, yung akusasyon yung pamumulestya, seryosong akusasyon yan. Kasi pagdating po sa korte, hahanapan po kayo ng ebidensya. Kasi yung sinasabi mo lang na ebidensya mo, dahil sinabihan ka na may titi akong hams, na may hams, at kinukumpirman po na nung nangayin ninyo, that's not enough. Sinasabi ko lang po, na para hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Sasamahan namin kayo sa Women's and Children's Desk, tapos pagdating doon, hahanapan kayo ng ebidensya, hindi pala sapat, masasayang ng oras nyo, masasayang oras namin. Nag-guess nyo? Hindi talaga sapat yun. Dahil lang sinabihan ka ni Alexander na makakatikim ka ng yung ari ko na may hams, yun na agad ang ebidensya nyo. Eh, yung sir, excuse lang po, yung pangangabit po niya, sir. Ma'am, it's a different story. Entirely. Kasi, kaya ako pinaupo dito dahil sa pangmumolestya. Opo. Eh ngayon, pumunta sa pangangabit, pumunta sa gamit, napapalayo na po tayo. So dito muna kay Ma'am Regina. Ma'am Regina, yung pong sinasabi nyo na kayo minumolestya dahil lamang sa pananalita na meron siyang hams sa kanyang ari, hindi po sapat yun. Hindi po. Nung gabi po na yun, lasing po siya. Na ikaw hinipuan niya po ako. Yan, yung huling-huling baso po niya, hindi ko na po binaba kasi nawakan niya na po yung pet ko noon. Hindi ko na po binaba kasi pinababa niya po sa akin yung mga baso po na pinaginom. PO2 Carolina del Rosario, Women's and Children's Desk. Hi sir, maganda kapot po. Ma'am, hirap ako dito. I-handle to kanina pa nga. Nalito ako, pagod na siguro ako. Ito pong bintang ni Ma'am Regina sa isang Alexander Pawaan na kanyang, ano tawag sila? Kanyang Bienan. Na siya raw po hinipuan sa puwet. Yes, sir. At wala o siyang CCTV, wala pong pasa, wala pong evidence or anything. Base lang po sa kanyang pananalita. Would that stand in court? Base lang po sinabi niya na ako hinipuan sa puwet at ako'y sinabihan na yung sinabi rin daw nitong isang si Alexander na yung kanyang ari ay merong hams. At, yes po, sir. Yes po. At yun po ba'y sapat na ebidensya na para siya kasuhan po ng ito pong si lalaki ng pangmumolestya? Yes po, sir. Hello po. Pwede na po yon? Pwede po yun, sir. Pwede po. Papasok po yun, sir. Ang pwede po nating ikaso doon is yung act of lasciviousness po yun, sir. Ayun po ay tinatanggap po yun sa korte, sir. Oh. Okay, I didn't know that. So, ibig sabihin, anybody can say anything to anybody na sasabihin na, yan, inipuan ako. So, agad-agad tatanggapin ng korte yun? Just yes by po, that? Sir. Yes po, sir. Pumunta lang po sila sa nakasakop sa kanila po na edukasyon. Gugulog po sila sa women's desk. At gagawaan po yun, sir, ng kaupulang papeles para po yun
isasampa po yun sa korte, ipipresenta po yun. Gagawan po yun, sir, kung sino man po yung duty na investigator at that time. Oh, sige. Piyoto, salamat po, ha. Yes po, sir. Wala pong anuman. Thank you po. Mr. Alexander, patay kang bata ka. Sige. Nako, yung hams mo mapapatag ng di oras sa loob ng kulungan. Tatanggapin ng Women's and Children's Desk yung reklamo, yung panghihipo mo. Sir, wala kung anong ginagawa, sir. Well, ipapaliwanag mo na sa korte kasi yung MPD, tatanggapin yung reklamo at iakyat sa piskalya at ito'y magkakahiring, mawaran ka at magkakahiring na delikado ka, patay kang bata ka. Paano ito? At the fact na siguro magkasama kayo sa bahay, makukonsider yun. Buti sana kung hindi kayo magkasama sa bahay at kayo ay magkaibang tao at magkapitbahay, iba yun. Pero ito magkasama sa bahay, nandun nga yung proximity na pwede mangyari. Na nakikita kayo, kaya naipu-ipuan mo siya. Patay ka, yari ka dito, Alexander. At magkukorroborate pa sila. Magkukorroborate pa yung misis. Magsasanip puwersa sila. Oh. Ano po nga nung kaso ni Rowena po? Rowena acts po. Of lasciviousness. At saka, ikakaso niya na for having a humps. Patay kang bata kang walang haka. Bastos ka talaga, Alexander ka. Ba't ka kasi nanghipo ng puwet? Hindi po ako, sir. Ba't mo nalang kasi hipuin yung puwet mo? May puwet ka naman, nanghipo ka ng ibang puwet. Hindi po, sir. Hindi po totoo yan, sir. Ay, nako. Sunungaling ka. Ah, sige, kausapin mo ito. Ito, kausapin mo. Sunungaling mo. Ginawa mo nga sa mga anak mo. Inabandon na mo, di ba? Kinawa pa yung mga gamit mo, Martes. Dapat pa yun. Binilig yung gamit ko yun. Sa'yo yun? Inubos mo nga pera ko. Sa'yo lahat? Ha? Sa'yo yung lahat? Inubos mo pera ko. Inubos pera mo? May pera ka? Baka inubos ng kabit mo. Huwag mo nga ginaganyan. Huwag mo ako ka nagsisinungaling mo. Kay Sir Pulpo. Anong nagsisinungaling? Maraming ebidensya. Maraming titistigo. Kung anong panlolong ginagawa mo sa pamilya mo. Pati sa apo mo, inabandona mo. Pero yung kabit mo, ano? Puro pasarap. Wala ka po, wala ka ebidensya. Ano walang ebidensya? Diba yung gamit? O sino? Sino? Sino nagpakasarap? Ah, sino? Sino ba ka ano mo sa ngayon? Sino ka ano mo ngayon? Diba yung kabit mo, si Sheila May Panon? Diba? May tatlong anak yan? Ano? Anong ginawa mo? Kahit ng mga anak mo, kausapin mo. Magkita na lang tayo sa korte. Anong may lalaki? Wala kang ebidensya. Nako, ayan ka na naman. Kami maraming ebidensya against sa'yo. Pero ikaw, asaan? Magkita tayo sa korte. Hindi pa tapos to. Maliban lang kay Regina, ipapay sa akin. Yan, tanda mo yan. Marami akong ebidensya para sa'yo. Nako, Alexander. Tanda mo yan. Hindi pa tayo tapos. Pati yung kabit mo. Mukhang sasabit ka rito, sir. Talaga, marami, sir. Pati mga anak niya, hiyang-hiya sa kanya. Kapal na mukha niya, ni. Gamit niya daw, binili niya lahat yon. Pundar mo ba lahat yun? Naghahanap buhay ako. Ikaw, ilang buwan kang hindi nagpapadala. Kumakain ng pamilya mo. Totoo yan. Totoo. Totoo. Huwag mo sulsulan mga anak mo. Anong sulsulan? May mga isip ang mga anak ko. Alam nila kung anong ginagawa ko araw-araw. Pero ikaw ang nangloko. Diba? Nasa kuwait ka. 4 na taon. Magkano lang pinapadala mo? Umuwi ka rito. May binigay kang pera. Wala. Saan napunta? Ba't hindi mo pauwi ng nanay mo para magkaalaman tayo? Talaga, na magkaalaman tayo. Sino yung nagsisinungaling? Pauwi mo nanay mo. Talaga, doon pa lang wala kang hiya. Tinulungan ka na ng magulang ko. Winanghilang hiya mo pa. Ako tinulungan o sila tinulungan mo, ko. Ako kapal mo talaga. Makulong doon. Ay nako, ewan ko sa'yo. Magkita na lang tayo. Pati ang kabit mo. Huwag mo itago, ilabas mo. Huwag kang ano, hindi ako lang inaano sa iyo. Huwag kang ano, pumunta ka lang. Kung may kabit, ikaw may kabit na lalaki, pa. Kung may kabit ako, wala ako sa ano ng anak mo, poder mo. Pinalayas mo na nga ako sa bahay mo, diba? Nung nga ka, para maging pera, para maging pera dito. Okay, binibintangan mo kasi siya na merong kabit. Meron po, mami na po yung anak niyan, sir. Saan din? Meron na pong boyfriend niyan. Ilan ang boyfriend itong si Rowena? Ilan po? Meron pong boyfriend niyan, nasa kaalis lang po nung last December po. Ako? Saan pumunta ho? December. Sa abroad po. So, ala? Meron din po siyang boyfriend. Ma'am, para maging opo. Patas dito, kasi hindi ma'am, hindi po, pwede, sir. Hindi pwedeng one-sided lang po dito. Para hindi both po. Sides are heard. Okay. So, binibintang mo kasi siya, meron siyang kabit. So, ngayon, nagbibintang din siya na meron ka rin para marinig ng patas. Opo, sige. Sabihin niya po. Anong ebidensya meron ka? May mga picture po ako at mga message ng nanay niya na napadala po asawa ng nanay niya rin po. Okay. Ipatunayan mo.
Pati yung resibo na sinasabi mo, no, may pinapadala kami ng dalaw ng anak mo, ha? Pati anak mo, sinasabi mo. Alam nyo kasi, ma'am, dito sa Wantis Radio, kung kayo po nanonood ng Facebook page na Rafi Tulfo in Action, nagbibintang to isa itong sa si lalaki, binibintang si lalaki. Hindi po, magkagal nito. Sandali lang, sir. And then, bibintang si babae pala, meron itinatago, bandang huli, lalabas yung katotohanan. So, bago kayo magbibintang sa inyong mga partner, siguraduhin nyo, walang maibubuta sa inyo. Dahil kapag itong si Mr. Alexander pupunta sa amin later o may mga dala mga picture, magkakahiyaan po. Hindi po, hindi po natatawad dahil okay, wala good. Naman po ginagawa masama. Para sinasabi ko lang na two sides dito pinapakinggan. Ako marami akong pudala sa... Kaya nga po, sige, magdadala po kayo ng picture. Papakita ko natin na itong si Alexander, meron nga mga kabit. Pero pag pupunta ko si Alexander dito, magpapakita din po ng mga picture na meron din po kayong kabit, ilalagay po din namin sa Facebook yan. So, pareho. Maliwanag, ano po? Okay, good. Sige, salamat po, Sir Alexander. Thank you po, sir. Thank you po. Ma'am Regina, yung po sa pangmumolestya, tatanggapin na po ng MPD. Sige po. At doon po sa sinasabi niyo po, nanay, na may kabit siya, sige po, ibigyan niyo po kami ng mga ebidensya, ilalabas po natin yan. Pero kapag si Alexander po pumunta rin dito, magdala po ng ebidensya din against you, ilalabas din po namin yan. Fair enough? Salamat po. Sige. Okay, sir. Nanay Christopher Min po, susunod na abangan niyo po. Rafi Tulfo po, mabuhay ang mga Pilipino. Sigurado na uubong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang, dahil walang ligtas ang mga tiwali.